guys, share ko sa inyo yung isang sekreto na talaga namang sobrang effective para hindi tayo matalansikan ng mantika, lalong-lalo na ang bangus. Ayan, pwedeng-pwede nyong gawin ito sa kahit anong isda para maiwasan kayo matamaan ng mantika pag kayo ay nagpiprito. So, ito guys ay talagang gawain ko na to at sobrang effective nito. Lalong-lalo sa mga hirap magprito at ayaw na ayaw matalansikan ng mantika. Subukan nyo na ito guys na ipagulong ang isda sa harina. So, ganyan lang guys kadali. Napakamura lang naman ang harina. Kahit 3 piso ay may mabibili kayo sa tindahan. So, ganyan lang gagawin natin. Ayan. Para iwas talansik ang ating diba? Para maiwasan na matalansikan ang ating balat dahil sa pagpiprito. So, ngayon ay ayan ang sekreto. Siyempre, alam ko naman na marami na po ang may alam nito. At gusto ko lang i-share. So, yan. Ganyan lang gagawin natin. Papagulong lang natin yung isda sa harina. Then, pag mainit na ang mantika, saka natin ilalagay ang isda. Kasi, diba guys, sa lahat ng isda, ito yung pinakamahirap iprito. At talagang iwas na iwas ang kababaihan dito ng iprito to. Kasi nga, pag prinito mo yung bangus, talaga namang tumatalansik ang mantika. So, ngayon, ayan ang sekreto. Pwede nyo gawin to. So, yan. Dahil napagulong ko na sa harina, ipiprito ko na ito dahil mainit ang mantika. So, ayan guys. Mapapansin nyo, hindi siya tumatalansik. Diba? Kung hindi natin nilagyan ng harina yan, sigurado natamaan na kayo ng mantika. So, lulutuin lang natin ito. So, yan guys. Kahit lapitan natin yan, hindi yan tatalansik. Hindi tayo tatamaan ng mantika. So, isa yan sa talagang sekreto. Lagyan ng ipagulong natin sa harina. Kaya kailangan lagi tayong may stock na harina sa bahay natin para kahit anong oras tayo magpiprito, so magagamit natin yun. Lalong-lalo na pag bangus. Kaya naman yung iba gustong kumain ng bangus, gustong magprito. Hindi makapagprito kasi nga takot silang matalansikan ng mantika. So eto guys, pwede nyo itong gawin sa inyong mga tahanan. So, kung yan ay walang harina, sigurado ang layo natin at meron tayong kung ano-anong harang para lang wag tamaan. Diba? May nakaka-relate po ba dyan? So, yan guys. Hahanguin na natin. So, nakikita nyo naman ang lapit natin, diba? Sa apoy. So, yan. Meron lang talaga kayo makikita sa mga gilid-gilid ng ating kawali na ayan yung puti-puti. Harina po yan. So, next, ito namang ulo ng bangus. Pansinin nyo, hindi siya. So, yan, diba? Hindi siya tumatalansik. So, yan. Talagang, yan ang sekreto. Para ang mga kutis nyo ay hindi tamaan ng mantika. So, yan. Walang talansik. Ayan guys, itong ating secreto of the day sa ating pritong isda kung papaano tayo maiiwasan matalansikan ng mantika at ang ganda pa ng pagkakaprito, naiiwasan ang pagkasunog ng ating isda. So,
So, yan kung nakikita nyo, pantay na pantay ang pagkakaluto, di ba? So, yan guys, sana po nakatulong ang video ko na to. Kung nagustuhan nyo po, please mag-subscribe na po kayo sa aking channel dahil marami pa akong video na ibabahagi sa inyo na tsak po ay makatulong po kahit papano. Maraming salamat sa panonood!